personal na binisita ni Interior Secretary Mel Sarmiento ang mga sugatang pulis sa engkwentro sa Bagao, Cagayan. May live report si Chino Gaston. Chino. Gigi, pambihirang tapang, galing at katapatan ang ipinamalas raw ng mga pulis sa Cagayan na napasabak sa engkwentro sa mga rebelde kahit palyamado ang posisyon ng mga kalaban. Sa huling tala, 6 ang killed in action sa hanay ng mga pulis, 11 dito wounded in action, samantalang 5 naman ang itinuturing na slightly wounded. Tinataya naman na 2 ang napatay mula sa hanay ng mga rebelde, batay na rin sa figures na ibinigay sa atin ng Philippine National Police. Batay sa timeline ng mga pangyayari, dakong alas 10 ng umaga kahapon, papunta ang grupo ni Police Superintendent Juan Agasid sa barangay Palyagaw para tingnan ang ilang construction equipment na naunang sinunog ng mga rebelde noong Linggo. Pero sa isang burol sa tabing kalsada sa barangay Margarita, naghihintay na pala ang mga rebelde at agad na pinaputukan ng M203 rifle grenade ang convoy ng mga pulis. Agad nagmaneuver ang mga pulis at nakipag-engkwentro sa mga rebelde. Naging mainit ang palitan ng putok kahit palyamado ang mga rebelde dahil nasa higher ground ang kanilang posisyon. Naalerto din kaagad ang 5th Infantry Division ng Philippine Army at iba pang mga pulis na agad nagdispatcha ng reinforcement sa lugar. Dakong alauna imedya, lumipad ang mga helicopters ng Philippine Air Force para ihatid ang iba pang mga pulis sa encounter site. Mga reinforcement ito mula sa Regional Public Safety Battalion 2 na siyang mother unit ng mga pulis na napasabak sa engkwentro. Ilang beses ding paikot-ikot ang mga helicopter sa burol para itaboy ang mga rebelde mula sa kanilang posisyon. Mababa raw ang lipad ng chopper at nagkaroon pa ng clearing fire para takutin ang mga rebelde. Tumagal ang buong engkwentro ng higit kumulang 5 oras kung saan 2 umanong rebelde ang napatay bagamat walang bangkay na nakuha ang mga otoridad. Isang M4 rifle na naagaw umano ng mga rebelde sa PNP Special Action Force sa mga nauna pang engkwentro dito sa lugar ang nakuha sa encounter site kasama ang mga bala at magazine. Natanong din ng media kung maihahambing ba ang insidente sa mama sa pano encounter kung saan na-question ang papel ng militar at pulis sa mga lugar na may malakas na puwersa ng mga rebelde. Sabi ng commander ng Northern Luzon Command ng AFP, may protocols na dati pa ang mga brigade at division hanggang sa mga batalyons na kung ano ang gagawin pag may napasabak ng mga pulis o iba pang puwersa ng gobyerno sa kanilang lugar. Agad daw re-responde at dapat i-report agad sa kinauukulan. Alam din daw ng mga pulis ito kaya mabilis na nakapagbigay ng ayuda ang lahat, lalo na sa paghatid ng reinforcement sa encounter site sa pamamagitan ng chopper. Mga 2 oras kasi, Jiggy, yung layo ng encounter site mula sa Tugigaraw City. Personal na binisita ni Interior Secretary Mel Senen Sarmiento ang mga nasawi at sugatang pulis mula sa Regional Public Safety Battalion sa kanyang pagpunta sa Cagayan. Binigyan niya rin ng parangal at ng awards itong mga nasugatang pulis. Lahat ng tulong na pwedeng ibigay sa mga nasawi at sugatan, ipinangako ng kalihim. Ang mga anak ng mga nasawi, bibigyan din daw ng mga scholarship sa kanilang pag-aaral. At yan ang latest na rito sa Cagayan. Balik sa iyo, Jiggy. Maraming salamat, Chino Gaston.